hindi naman pwede isarada mo yung isip ko sa mga pwedeng nangyari. That's kaya my mind is open to people. My mind is open to accepting whatever facts that are. Yan ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa mga umano'y extrajudicial killings sa ilalim na nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam kay Remulla sa programang The Chiefs ng One News, sinabi niyang marami raw pulis ang gustong tumestigo pero natatakot. Hindi kasi sila sakop ng Witness Protection Program bilang law enforcer sila at hindi civilian. Giit ni Remulla, malaking balakid ito para malaman ang katotohanan. Mga kaso na sila lang ang pwedeng tumestigo, kasi nga kung walang ibang magkakasama sa isang pangyayari kundi sila, sino pa magsasalita? Paano tayo kukuha ng testigo? Ngayong may mga pulis na gustong tumestigo sa mga kaso ng umano'y EJK, sino kayang mananagot sakaling mapatunayang sangkot nga sa mga patayan ang mga mismong alagad ng batas? Sagot ni Remulla. I will not speculate, Ed. There's always the concept of chain of command or command responsibility. But this has to be proven more than anything else. Yes. Tingnan natin case by case kung ano saan pupunta ang bawat kaso na maaaring sumambulat sa harap natin. Dagdag pa ng kalihim, handa siyang ibigay ang mga impormasyon sa International Criminal Court o ICC. Ang mga gumugulong na kasong may kinalaman sa madugong war on drugs ng Duterte admin. Pero hindi raw yan dahil sumusunod sila sa hiling ng ICC, kundi bilang respeto. Sa huli, wala raw ibang gustong malaman si Remulla, kundi ang pawang katotohanan. We don't want propaganda to rule us. We just want the truth. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang PNP chief ni dating Pangulong Duterte na nagsimula ng madugong war on drugs. Pero dati na niyang giniit na hindi siya sasagot sa ICC dahil gumagana naman daw ang mga korte sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5.